Yun, good day sa inyo mga parts and welcome ulit sa ating channel. So for today's video, gagawa ulit ako ng wiring diagram. Ngayon, kung anong wiring diagram to, dati ko na itong nagawa. No, kung saan, pwede kayo mag-passing light gamit yung inyong busina, no, yung switch button natin sa busina, yung momentary switch doon sa ating busina, no. So, mayroong mga nagko-comment na nakuha naman nila yung ganong wiring diagram. Meron din naman hindi. Hindi nila alam kung saan nila itatap or i-coconnect yung diode na i-add doon, no. Itong video na to, advantage to sa may mga loud horn na, yung kumbaga, hindi na stuck yung gamit nilang busina. Kumbaga, nag-upgrade na sila, gumamit sila ng dual horn, no. Dual horn. Tapos, at the same time, may naka-install na rin sa kanila na mini driving light, no, na 3 wires, no. Kung tutusin yung ganito, 3 wires na mini driving light or 4 wires, wala namang problema, i-coconnect nyo naman siya sa pinaka-high or kung saan nagsasabay yung high and low. Madali lang naman yun. Ang gagawin lang na naman natin, magtatap lang naman tayo ng diode, yung connection ng diode papuntang high. Or sa mga 4 wires, i-coconnect nyo lang naman siguro sa high and low na kung saan nagsasabay yung high at low ng mini driving light nyo. Itong video na to, para lubos nyong maunawaan kung paano yung connection na yun. Kasi sa video na ginawa kong yun, medyo kahit pa paano, medyo matas na rin naman yung views nun. Meron pa rin talagang ibang mga nagko-comment na hindi nila makuha kung paano yung tamang connection, no. So ito ang gagawin ko ngayon. So ayun, magsimula na tayo. Yun, dito tayo, no. So, papaliwanag ko muna kung ano yung mga naka-drawing dito, no. So, doon nasabi ko kanina, advantage to sa mayroon ng naka-install na dual horn tsaka mini driving light. So, ito yung ating mini driving light, relay, dalawang relay, tapos three-way switch, diode, battery, fuse. Ngayon, kung may magtatanong kung anong amperahe ng fuse, gamit kayo dyan ang fuse na 10 or 15 ampere goods na yon. Tapos, isang relay, itong relay na to, ito naman yung para dito sa ating loud horn o dual horn. Tapos stock horn wire, no. Yan, three-way switch, no. So yon, sa iba, basic na lang to, madali na mga connection ito. So medyo papaspasan ko na lang siguro ng konti, no. So again, no, sa dito ay sa horn muna. Sa horn naman, syempre tulad ng nakaugalian ko, no, number 30, connect tayo sa fuse na 10 ampere or 15 ampere. Lagay natin sa positive ng battery. Ito ang connection niya. Positive. Fuse. Ayan. Tapos number 30. Ayan. Isa mga tagal na sa aking channel, madali na lang to, no. Tapos kung may makita kayong ganitong symbol sa aking drawing, ito yung symbol niya para sa ating negative. 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 Tapos ito, negative. 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 Ayan. Lahat ng mga negative, choice nyo na kung pagsasama-samahin nyo sila, i-coconnect nyo sa body ground ng motor nyo or i-rerecta nyo sa negative ng battery. Wala naman magiging problema doon. Nasa inyo na yon, choice nyo na yon. No? So yun, dito tayo sa ating loud horn. Dalawang positive ng loud horn, pagsasamahin natin. Sasamahin. Connect sa number 87 ng relay. Yan. Yan ha. Tapos, yung sa stock horn wire natin, kahit magkabaliktad kayo, 86 or 85, kahit magkabaliktad yan. Same din dito sa stock na wiring harness natin. Ngayon, saan ba nakakita yan? Ayan lang naman yung pinaghugutan natin ng wire dun sa stock horn wire ng busina, no? So, ayun, kahit saan nyo i-connecta yan, kahit anong kulay yan, basta ang connection niya sa 85 or 86 yan, ha. Goods tayo doon, ha. Yung isa sa number 85 relay, yung isa naman sa number 86. So ayan, goods tayo dyan, ha. Ngayon naman, ito naman sa ano, sa mini driving light, no. So basic lang ulit, tulad ng nakaugalian, pagsasamahin natin yung high and low. Tapos syempre, ito na sabi ko kanina, yung body ground or negative, pag samasamahin nyo, rekta nyo sa body ground or rekta nyo sa negative ng inyong battery. Choice nyo na yun. Okay, ah.
high pagsasamahin, dalawang high na mini driving light, dalawang low na mini driving light pagsasamahin. Yan ha, bilis tayo dyan. Tapos dito tayo muna sa relay, dalawang relay, yung high and low. Choose nyo yan kung ano yung gagamitin, yung high and low sa dalawang relay na yan, no? Kahit alin dyan, wala naman magiging problema, no? Sa, tulad na sabi ko, no? Dati ko nang nagawa to sa, para sa mga bago, yung mga ganitong explanation ko lang, no? So pagsasamahin nyo lang ulit yung number 30, samahin number 30, yan, tulad na sabi ko kanina, itong symbol ko, yan, number 85, dalawang 85, no? 85 dito, 85 dito, pagsamahin nyo, rekta nyo sa negative or body ground ng motor nyo, walang magiging problema. Choice nyo na ulit yon. Tapos, rekta natin yung number 30 sa fuse. Ulitin ko lang ulit, kahit pa ulit ako, fuse, gamit kayo ng 10 ampere or 15 ampere, goods na yon. Tapos, rekta nyo siya sa battery, yan. Yan. Ngayon, kung magtatanong, pwede bang isang fuse na lang gamitin? Para sa akin, pwede naman. Pero para sa akin, mas gusto ko dalawang fuse ang ginagamit dyan. Para kung sakali magkaroon ng short circuit dito sa ating mini driving light, yung fuse lang na mini driving light ang puputok, hindi na madadamay itong sa busina natin. Based lang sa aking experience yun na, ganyan ang ginagawa ko. Ngayon, choice nyo na kung isang fuse lang gagamitin nyo, pagsasamahin nyo yung fuse nito, tsaka nitong sa loud horn. Choice nyo na ulit yun, nasa inyo yan. Yan ha, goods tayo dyan ha. Tapos, dito tayo sa ating 3-way switch. Pwede kayong gumamit ng domino switch or yung toggle switch ba yun? On and off switch, no? Meron siyang on, off, on. Yan, kaya tinawag na 3-way switch. Tatlong switch yung kaya niyang pagganahin, no? Isa lang yung pinaka-common niya, yung gitna yung pinaka-off yan. Ngayon, dito muna tayo sa 3-way switch. Yung 3-way switch, marami na nakakalam, yung common niya, rekta to sa ACC wire. ACC. Ang ACC wire, no, ulitin ko lang ulit para sa mga bago. Ang ACC wire, pag once naka-off ang ignition switch, wala siyang kuryente, no. Pag once na inon mo siya, saka pa lang magkakaroon ng kuryente. Yan, good style yun, ha. Ayo, so alam niyo na agad yung ganitong connection, saka napaka-basic lang din naman talaga to, no. Totoo yun, dami talaga nakakalam ito. Hindi ko lang alam ba't yung iba nalilito pa sa ganitong napakasimpleng wiring diagram. Pero okay lang yun kasi normal, may mga ganun tao talaga. Hindi natin agad-agad minsan nakukuha yung tamang connection. Pero ulit-ulitin nyo lang itong video na ito, makukuha at makukuha nyo rin talaga. So yun, dito muna tayo sa mini driving light. Yung high ng mini driving light, yung high, i-coconnect natin dito sa isang number 87 ng relay. So, ito yung magiging high ng ating relay. Tapos, ito namang connection natin sa low. Low dito sa isang driving light, saka low dito. Pag pinagsama, ang connection niya, dito naman sa isang number 87 ng relay. So, ito yung magiging low natin, ito yung magiging high natin. Yan, goods tayo dun. Tapos, dito naman tayo sa ating 3-way switch. Ngayon, ang connection natin dito sa isang on ng 3-way switch, sa number 86. Nang low na position low ng relay. Yan, gusto tayo dyan ha. Siyempre, itong isang number 86 na to i-connecta natin sa isang pin ng 3-way switch. So yan, goods na yan ha, para to sa mini driving light. So goods na yan. Ayun mga parts, dito naman tayo. Yan ha, goods na tayo sa connection dito sa mini driving light. Goods na rin tayo sa connection dito sa ating loud horn, no. Ngayon, para magamit natin yung passing light, gamit ang stock horn switch natin, yung momentary switch doon, na gamit ang loud horn natin, gagamit tayo ng diode. Yan, diode. Kung anong diode to, 6 ampere na diode, goods na yon. Ngayon, pagbibili kayo, at kung saan niya mabibili niyan, sa electronic shop, yan, may mabibili kayo niyan. Sabihin nyo, 6 ampere na diode, goods na yon. Yan. Ang connection natin, kailangan, yung silver ng kulay ng diode, papunta doon sa mini driving light. Ha? Hindi pwede magkabalit, magkabaliktad yan, kasi yun ang pinaka-polarity niya, no? So, yan ha, goods tayo dyan, ha? Ngayon, kukuha tayo ng connection, dito, sa number 87, or dito, sa positive
nung loud horn natin. Kuha tayo ng connection dyan. Dito. Kukonekta natin dito sa diode. Yan ha, goods tayo dyan ha. Tapos, kung saan pa natin kukonekta yung isang pin ng diode, kukonekta natin siya dito sa number 87 ng high ng mini driving light. Yan. Tada natin sa high ng mini driving light. Yan, dito ang connection na. Yan, goods na yan, no? Ngayon, bakit ba kailangan ng diode? Kasi kaya kailangan natin ng diode yan. Inaalaw lang natin yung flow ng kuryente sa isang direction lang. Dito. Isang direction. Dito lang ang flow ng kuryente. Yan. Kasi kung walang diode, yan. Kung walang diode, kung sakaling buksan nyo yung high, yan na, buksan nyo yung high ng mini driving light nyo, bubusina. Yan, nabubusina. Sa iba, alam na kung ano yung trabaho talaga ng diode. Inaalaw lang niya sa isang flow yung kurente natin. Isang direction lang. Hindi pwedeng bumalik. Yan, malpas bumalik dito. No? Ulitin ko lang ulit. Kung walang diode, pag once na nag-open kayo ng high ng mini driving light nyo, bubusina yung loud horn nyo pag naka-high yung mini driving light nyo. Yan. Pero pag once na may diode kayo, pag bumusina kayo, iilaw yung mini driving light nyo. Ngayon, kung may mga nagko-comment, no, may mga magko-comment, pwede bang lagyan ng switch para pag sa umaga, hindi siya iilaw pag bumusina? Oo, pwedeng maglagay ng switch dyan. Walang problema. Pwede kayong maglagay ng switch dito. Yan. Yan. On and off switch, pwede kayong maglagay dito or dito. Wala ulit magiging problema. Kahit alin dyan, maglagay kayo ng switch dyan. Pwede kayong maglagay ng hollow switch. Pwede kayong maglagay ng ordinary switch na on and off switch. Yun, goods na tayo dyan ha. So, sana naunawaan nyo, no? Lalo na sa mga bago, no? Sa mga bago naman nakapanood itong video na to, marami na akong nagawang wiring diagram nyo. Kung tutusin yung ibang mga nagre-request ng ibang mga klaseng wiring diagram, pagsamasamahin nyo lang yun, pag-isipan nyo kung paano nyo i-coconnect, makakabuo kayo ng wiring diagram, kung ano talaga yung gusto nyo mangyari sa mini driving light nyo, kung ano talagang gusto nyo mangyari sa loud horn nyo, kung anong klaseng switch, no? Sa mga switch naman, maraming klaseng switch, no? At marami ring, at may mga iba't iba ring klaseng relay, no? Sa mga hindi nakakaunawa kung paano nagpa-function yan, pag sa mga ganitong wiring diagram, lalo na sa mga bago, mahirapan talaga kayong unawain. So may mga explanation naman ako about kung paano kung anong klaseng relay meron tayo, kung ano yung pagkakaiba niya or pagkakaparehas niya sa hollow switch, no, sa relay natin, no. Meron na akong mga video diyan. Hanapin niyo lang sa ano, scroll down niyo lang sa video list natin, no. So ayun lang siguro for today mga parts, no. Like, share and subscribe na lang, saka paki-click na lang ating notification bell para updated kayo sa kada video natin ina-upload. So ayun lang for today. Salamat.